Balikan natin ang Freedom Land, ang micronation na itinatag ng Filipino explorers noong 1956. Ang abogado at negosyanteng si Tomas Cloma na tubong Panglao Bohol ang nanguna sa makasaysayang ekspedisyon. Sa kabila ng pagpupunyagi ng grupo, hindi kinilala ang Freedom Land ng iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas na umaangkin din sa mga isla. Nakaranas ng panggigipit sila Cloma sa mga susunod na taon. Hanggang noong 1974, ibinenta na lang niya ang teritoryo sa Pilipinas sa halagang piso. Para lalo pang palakasin ng territorial claim ng Pilipinas sa mga isla, itinatag ng Administrasyong Marcos ang Munisipalidad ng Kalayaan noong 1978. Unti-unting lumaki ang komunidad sa Pag-asa Island, ang tanging isla sa Kalayaan Group na may sibilyan na populasyon. Ngayon, nasa mahigit 200 na ang nakatira sa isla. At ito sir, makikita mo yan sir, yung itong nasira na yan. Pinasyal ako ng mangingisdang si Mang Larry sa kanilang munting komunidad. Dumating siya sa Pag-asa noong 2009 bilang construction worker. At hindi na umalis mula noon. Isa ka na ba sa pinaka matagal nang nakatira dito sa Pag-asa Island sa kasalukuyan? May nauna pa po sa amin. Hindi lang sila tumagal kagaya ko na tumagal ng 14 years. Sa nakalipas sa mga taon, marami na raw pinagbago sa isla. Nung una kang dumating dito, walang kuryente. Pagdating unang dating dito may kuryente na sir. Pero yung ano lang, genset. Portable lang na genset nga. Yun ang ngayon, okay na kayo ngayon. Okay na po sir. Problema sa kuryente. Yan ngayong malaking pagbabago dito sa Pag-asa, bayan ng Kalayaan Island. Mayroon na kaming kuryente 24/7. Yan yung napukor. Ayos ah. Talan nyo pa yung ibang lugar, ha? Maliit lamang ang pulong ito. 37 hectares sa kabuuan. Lagpas kalahati lang ng laki ng Luneta Park sa Maynila. Pero dahil sa kahalagahan nito, meron siyang sariling paliparan na mas mahaba pa nga sa buong isla. Actually, sir, yung runway namin yan noon, damuhan. Pag umuulan, walang lalapag na aeroplano kasi madulas yung runway, madulas. Gano'ng kadalas ang landing ng mga aeroplano dito ngayon? Sa isang buwan, mga 3 hanggang 4 na bisis na kasi maganda na yung runway. Pwede po yung mga private plane. Okay. Sige, dali ko yung private plane ko dito. Pero marami mang bago, sa paligid ng isla, makikita pa rin ang bakas ng nakaraan. Ano itong mga to? Yan sir, yung tawag nito bunker. Pwede pa ba puntaan to sa loob? Mayroong pintuan doon sa kabila yan sir. Ayun. Ayan, maluwang sarod sir. Ano? Oo, partisyon. Yun. Kapal ng semento, no? Safe na safe ka dito. Oh, isang metro siguro ito, sir, yung kapal nito. Kwento ni Mang Larry, sa kabila ng pagpasok ng mga banyagang mangingisda, sagana pa rin ang karagatan sa paligid ng Pag-asa. Pero may isang bagay raw na perwisyo sa kanilang hanap buhay ngayon. Actually po, hindi na po kami makalapit ngayon sa kung saan doon yung mga bakura namin, pinupuntahan namin dati. Nandoon yung mga barko ng Chinese. Muli na namang hinarang ng ilang Chinese vessel ang ilan nating mangingisda sa dagat malapit sa Pag-asa Island. Ang mga karanasan ni Mang Larry minsan na rin lumabas sa balita. Barko na Chinese yan, saunahan ko lang. Hinarang nila ako, hindi ako makapasok. Ako po yung nag-viral sa mga social media na muntik po na bangga ng barko ng Chinese. Yung barko, sa sobrang bilis, papalapit na rin ang palapit sa akin. Huminto ako. Kalapong panahon na yun, lalampas yung barko.
Ayun pala, hihinto doon sa may unahan ko, humarang na ganun. Ibig sabihin yun, ayaw na nilang papasukan talaga yung lugar na yun. Hold on, Minister Auckland. You are approaching my Minister Security Hour. Please go away quickly. Ilang beses na rin napabalita ang pananakot at panggigipit ng mga barko ng China, di lamang dito sa Pag-asa Island, kundi sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. May pagkakataong halos banggain siya. Ang gusto lang sana niya makapasok sa loob ng Bao de Masinloc para makapangisda. At tila lumalala pa ang sitwasyon sa nakaraang mga buwan. Nabidyuan mo po?